Okay, sa video na to ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinikita ng isang 50,000 view na video dito sa channel na to at 8,000 subscriber na channel. So 50,000 views itong video na to, itong passive income ng Lazada affiliate. So i-explain ko muna kung bakit nagkaroon to ng 50k views itong video na to, at kung bakit siya nagkaroon ng mga factors kung bakit siya nagkaroon ng 50k views. At sa bandang huli nitong video na to, ipapakita ko sa inyo kung magkano talaga yung kinita niya, yung lifetime na kinita ng video na to. So isa na natin dito tayo sa passive income ng Lazada affiliate. So yung video na to, kaya nakita ko na may potential dahil unang-una meron siyang 10 minutes plus na watch minutes. So 11 minutes yung video na to. So matagal. So 10 minutes meron siyang mid-roll ads itong video na to. So sa YouTube kasi kapag 10 minutes pataas yung video mo, meron siyang mid-roll ads o nasa gitnang ads. Yung ads ng mga nasa gitna ng video. So, makita natin dito sa monetization ng video na to. Meron siyang pre-roll. Ito yung mga mid-roll ads. Yan. Tapos, meron siyang after video. So, full-blown yung ads. Lahat ng ads meron dito. Overlay ads, sponsored ads, skippable video ads. So, nilagay ko na lahat ng ads dito sa video na to. So, monetization niya, yan. Lahat ng ads meron siya. Tapos, sa details niya, so meron siyang hashtags, kung makikita nyo may Lazada at Lazada PH na hashtags. Tapos meron siyang keyword na Lazada affiliate program. So yan, viral yan, sinesearch talaga yun ng mga tao. At yan, meron siyang mga tags. So, hindi ko na ipapakita masyado yung mga tags dahil secret po yan ng video na to. So, punta naman tayo dun sa analytics natin. So, yan. Nandito na po talaga yung kung magkano yung kinita nito. So, ang video na to ay may 48, magpi-50k na 48k. At may watch time siya na 3,000 hours. Tapos, yung estimated revenue niya, papakita ko lang. So, ito na po yung lifetime na revenue niya. 3,977 pesos. Total estimated revenue since it was published. So, meron na tayong 3,000, 4,000 pesos halos dito sa 50k view na video. So, yan po, meron siyang analytics dito. O, isa pa pong nagpapataas nung ratings natin, nagpapataas ng views. Kaya pinopromote siya ng YouTube sa iba't ibang tao, sa iba't ibang channels, ay yung audience retention. So, malakas po humatak tong audience retention. Dahil ang audience retention ng video na to ay 41%. Ibig sabihin, mga kalagitnaan ng video, saka sila nawawala o saka nila nililipat yung video. So, 50% ng video napanood na nila bago sila lumipat ng ibang video. So, ang iniisip ng YouTube, kapag ganito yung video mo, mataas yung audience retention, ay quality yung content mo. So, quality nga naman yung content na to. Kaya naman nag 50,000 views. So, ito po yung kinita ng 50,000 views video. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, subscribe nyo yung channel na to. Hit subscribe button din sa channel na to. At kung meron pa kayong mga tanong, punta po kayo dun sa Facebook page natin. Salamat sa panonood.